Aquarius, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong energy update. Ngayong July 16 to 31, 2024. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description. At sa pinned comment, paka-check na lang kung paano mag-book for a private reading. Okay, let's see Aquarius. Ano yung update sa inyo? July 16 to 31. Fourth house. Okay, so you will be focused more on your family life, home life. Maari may mga project ka sa bahay na gusto mong magpaayos ng ano, kusina, ng lababo, or ng living room, or anything that you want to improve in your house. Okay? Yung iba naman sa inyo, maaring mas magbibigay kayo ng attention sa family ninyo, you know, taking care of them. You have Aries energy, so taking action. You might be very busy, no? Ngayong second half ng July, pwedeng marami kang aasikasuhin related sa bahay, no? Pwedeng nag-aayos ka ng amilyar. O kaya naman, ano, may mga, iba sa inyo, bagong lipat. Siyempre, pag bagong lipat, medyo nakaka-stress yan. No? So, ang dami mo kailangang i-rearrange, linisin. But it's all going to be worth it. So, you have the ninth house, which is exploration. So, yung iba, may mga travel opportunities rin kayo with your family. Maaring yung mga naipangako mo na gala, no, para sa family mo, matutuloy na. Finally, matutuloy na ngayong second half. Let's see. Kasi ano eh, kailangan na rin mag-prepare for ano, 'di ba? Malapit na 'yung pasukan. Baka mga nag-aasikaso na kayo ng mga kailangan 'yung gawin for your kids, kung may mga anak na kayo or may mga pinapaaral kayo. Your overall energy is the Three of Wands. Okay. This is expansion, bringing in more opportunities. Yung iba meron kayong hinihintay, okay, na darating na ngayong second half ng July. Pwede yung iba, merong ano, hinihintay na kamag-anak, no, na uuwi galing abroad. Yung iba naman, pagdating sa career ninyo, sa business ninyo, pwedeng meron kayong nakitang opportunity na pwede kayong kumita ng pera kahit nasa bahay lang. So, ano yung mga ganon? Pwedeng home-based job, stay at home na, ano, kahit na stay at home mom kayo or dad, you are still earning money dahil meron kayong home-based career. Your challenge is the Eight of Pentacles. Ayun. So, maaring dahil maging busy kayo, may mga pagkakataon na busy kayo sa bahay, may mga pagkakataon na hindi kayo nakakapasok ng maayos sa trabaho, or may mga times na naiiwan nyo yung kailangan nyong asikasuhin sa trabaho. So, dapat maintain nyo lang yung ano, balance sa inyong career, tsaka sa relationships nyo or sa family. Yung iba, oh, parang meron kayong redecoration sa bahay. Oo, maaring ito yung challenge sa inyo kasi pwedeng nag-DIY kayo, no? Yung do-it-yourself lang. Kayo nagpipintura, kayo nagmamartilyo dyan, kayo nag-i-install na kung ano-ano. O, magpatulong kayo sa iba. Your opportunity, the Five of Pentacles. So, as an opportunity, ano man yung financial struggles ninyo, magagawa nyo ng paraan yan. Maaring merong tutulong sa inyo or kayo mismo gagawa ng paraan. Let's see your blessing. Eight of Wands. May good news na parating. Tira natin sa ang area of life tong good news na to. Uy, sa relationship. Oo. So, if you are single, pwedeng merong bagong relationship coming in or mas magiging tuloy-tuloy yung pag-usap ninyo ng person mo. Mas madalas kayo ngayon na magsama, magkausap. And also, seventh house is partnership. So, pwedeng yung, kung meron kang business at
gusto mo magkaroon ng business partner, maaring maraming potential na pwedeng maging business partner mo. Mm-hmm. Let's see your money, career, finances. You have the Judgment card. You have the High Priestess and the Two of Wands. Okay. For your money, career, finances, I think may nagbabago sa pananaw mo sa buhay pagdating sa pag-handle mo ng pera. Medyo nagiging maingat ka, no? Sa pag-handle mo ng pera, mas ano, I mean, hindi naman actually nagkukuripot. Ibig lang sabihin is alam mo na ngayon kung ano yung priority mo, ano yung, alam mo yung wants, alam mo yung needs. So maaring hindi ka masyadong gagastos. Oo. Meron ka kasing inile-let go na unhealthy habits sa iyong finances, no? Sa iyong yung habits mo sa pag-handle ng pera. Minsan kasi ano, napapabili ka na lang, hindi mo naman kailangan. And then for your career, I feel like ano, meron ditong opportunity sa trabaho, sa career, sa business mo na wala ka pang idea kung ano to, pero pwedeng ikaw ay ma-surprise. Oo. Pwedeng may promotion sa'yo, pwedeng may leadership role sa'yo in the future. So parang ikaw yung kinoconsider sa trabaho na next in line na ipopromote. O, diba? Sa love life, family, so you have the Ten of Pentacles, King of Pentacles, and the Ten of Cups. Wow naman, ganda. I think, no, kung kayo ay in a relationship, tapos may family na kayo, naaalagaan nyo ng maayos yung family nyo. Masaya kayo. And yung iba sa inyo, involve ang family members nyo sa negosyo nyo, kung meron kayong negosyo. Kumbaga, it's like a family business na pareho kayo, lahat kayo merong inaambag para dyan. And if you are, let's say, boyfriend, girlfriend, yung iba sa inyo, you will be traveling with your person, or madalas kayong mag, ano, pwedeng may bakasyon, ganyan. Or, alam mo yun, meron kayong quality time sa isa't isa. Oo. Kumbaga, you are willing to spend for your romantic partner, for your loved ones, na alam mo naman na kailangan nila at dinideserve nila. Mm-mm. So, let's see what else. Yung iba sa family, pwedeng ano, meron din kayong may good news, no? Kasi pwedeng kung meron kayong mga hinihintay na maayos, ma-process na inheritance, ito pwedeng mapaghahati-hatian nyo na. Marirelease na, mabibigay na sa inyo. You have Cavalier. Oh, ito na nga yung good news. May tagadala ng good news. Mm-mm. May parating na good news. You have, a house. Oh, this really makes sense. Aquarius, kasi fourth house kanina, no? Oh, ito yung sinasabi natin. Na pwedeng may good news, opportunity sa bahay. Pwedeng bibili kayo ng bagong bahay. Na-approve yung loan nyo sa bahay. May paglipat kayo ng bahay. Anything related sa inyong kabahayan, may good news. We may flowers. Yes, this is encouragement. Pleasure. Wow. So, yung iba, pwedeng meron kayong mga, yun nga, project sa bahay, improvement, home improvement, ganyan. Na meron kayong idadagdag na decorations or pwedeng pag-upgrade sa bahay. And then you have gentleman. So, maaring merong person na a male energy or a masculine energy na merong malaking influence sa'yo ngayong second half ng July that will influence your decisions at marami pang iba. Ang ingay nung ano, ibon. Okay. Trust your faith. Dive into the unfolding journey. Mm. So, this makes sense with the ninth house here. So, yung iba sa inyo, this is physical journey or
mental journey, no? Ay pwedeng pag-aaral, yung iba naman travel opportunity sa ibang lugar for self-improvement. Okay? So that is your reading, Aquarius. Thank you so much. Bye.